Actually, this is not my first time. This is my second time. First time ko nang si Pastor Jones para kay. Pero same feeling, inaanabaan. It's my first time. It's my pleasure na mag-walay sa puno sa Ginoo sa inyong tadlaw sa iyo. Ayos ko lang tanay kay daw inalupad ni Kamil. Kamusta ka mo? Yung tulungan mo nga tupad? Kapalain mo tupad na kalma lang. Kalma lang kay ako lang eh. Para makatabi ang Ginoo, kay daw wala ka. Praise God! The fourth word of Jesus to the cross in Matthew 27:46. At about 3 o'clock, Jesus cried out with a loud voice or loud shout, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why did you abandon me? Or in the New King James Version, why have you forsaken me? Sa ngayon, na aking kabayaan po ako. Sa aton kabuhi, siguro madapot na sa aton sa inang eksperyensya ng aming kabayaan. Sino pala dinigay kabayaan sa pinikanan? Sino pala dinigay kabayaan sa mga bata? Or in your life, did you experience that you're crying and shouting to get the attention of anyone for them to have pity on you? Or sa iyong pinakabuhi na eksperyensya ng mga grabe ang iyong hipi, grabe ang pakitluoy para kaluyan ka, katuligid ka sa sinuman na tao. Tapos sa mga ginawakama ninyo, nasuporta ka mo, para pakitluoy nyo, para hindi mo pagpapriso o pamarangay. In your life, you experience that? Balot ako mo to, sa akong kabuhi, wala pagkakasa na eksperyensya na eksperyensya sa Ginoo way back 2,000 years ago. Kumbaga, wala pa sa kalingking, wala pa sa buhokta ang mga na-experience ang Ginoo. Kumbaga, grabe ang na-experience siya dito sa cross of Calvario, which is 2,000 years ago, sa diin, ang Ginoo, grabe ang niyang pag-antos. That's why he said to that moment, my God, why have you forsaken me? Kung sa akong kabuhi mga utod, sa mga kabataan, sa una, nagduman ko pag ang ako nanay, maglakad, pag hindi ko po, doon ibayaan ko, maigod ko na. Na-experience ko na sa mga kabataan. Kung pag sagat-sagat, kaya mag-idog, nag-ligid-ligid, pag-ligid, istahan niya po. Doon lang yung sulat, doon sa natry lang. Sa po, malakad kay nanay yung besa morsya. Sa una, kaya morsya, pagkat morsya, excited ka na mo. Pag once na sun or market day, excited kami na mag-upon. Eh, siyempre, mapakal kami yung mga palapangan niya, kusit-kusit, ang tubig lab, at para tubig. Excited kami na, siyempre, matadlo kami sa amin yung ginikanan. That's why, ang imuon ko sina, igurad ko pa ako na, para hindi ko pagbigin sa kanya. Sa ato yung gabuwi, amoy niya yung na-experience si Jesus. Jesus was beaten with blade and thorns. 2,000 years ago pa niya. Dumdumon na pala nga si Kristo, inbakul siya sa balakol na may blade ang punta. May lansa ang punta. Do you imagine that? Do you feel that feeling na grabe, kasakit, na pakulong ka sa punta na may lansa at may blade? And Jesus was been killed by soldiers. Insipa siya sa mga sundalo. Insipa siya also sa mga tao maging kuligan niya. Di ba? Si Jesus, sa mga tao kung maging ayaw niya, ang mga tao kung maging ginimuha niya ang milagro, himalap, insipa siya. Kaya hindi lang insipa, ginduplaan pa siya. That's why we remember, dapat kita nato, yung alalahanan o dumdumo nato ang binimo ni Jesus sa 2,000 years ago. Pero dapat hindi nato hindi malipatan. Hindi lang dapat tuwing every 7 sayings nato hindi malipatan. Dapat every day in our life we need to remember. To remember, number 3, Jesus has been nailed with 6 inches nails. Kumbaga si Jesus, ginlansang siya sa 6 inches nga lansang sa iya kamot. Kag also si Jesus, ibutangan sa tunok sa iya ulo. Tanong lang kung gano'ng kasakit. That's why he said that moment, my God, why have you forsaken me? And number 4, Jesus carrying, kabalong lang mo kung pila ka, kung ano ka mukha ng ginakot ni Jesus at the cross. Jesus carrying about 3,300 pounds of cross or
covenant of 136 kilos, solid wood cross, ano itong ginapasa niya, ginaguyod niya? That moment, saya kabuhi. Kumbaga, gaano pala kabuhat, sinutong kakwat sa simento nga 40 kilos. Ako, na-experience ko na ako, 40 kilos, kaya ko. 50 kilos, kaya ko. 60 kilos, no, malanganin. 80 kilos, no, hindi get. 100 kilos, wala get. Let's imagine pa si Jesus Christ, in pasa niya o inibuyod niya ang cross na ikobalik sa 126 kilos. That moment of Jesus' life, he was being forsaken or abandoned. Ito pa, ang pinapakamalala, even his favorite disciples, Peter, abandoned. Tanawa pala, kung sa diin na every moment si Jesus magalakad, magahin mong milagro, magawali, magalakad ito sa even Peter, nakita niya kung paano Jesus, how Jesus walked to the water, di ba? Nakita ni Pedro eh, that moment, sa kapuwi ni Jesus, doon niya din nakita na even his favorite disciples, limbayaan siya. Pasibalaan, pagkakitaan mga kauturan. Base ang bumabuhin ng bata sa uli, amo pa ng kapaya sa inyo. Base ang bata, kung ito sa uli, ang baluhan na isipusin ko na wala ka pulos, wala ka isang mapuslan, di kayo mapuslan, di kayo makabulit sa kanan, base ang pag mabulit sa inyo. At ang bata ka pupulit mo, base ang pag mabaya sa inyo. Di ba? Paminsalot ka, even Jesus, his favorite disciples, Peter, abandoned him, binbayaan siya dito. Wala sa kinabalan ng Lord, binbayaan siya. Tanawa pa na, so verse 46a, hambal din ni Jesus. Jesus cried out or shout with a loud voice. Kumbaga, grabe kasakit ang hambal niya. Lord, or my God, why have you forsaken me? Kumbaga, grabe kasakit ang na-experiensyahan sa Pino. Grabe kabundayan niya sa Pino. Subo sa atong kabuhi, sino lang sa Pino sa mga sinan. Pakulo ka lang kasi sa nanay mo siya kung gamay na silip. Grabe na ito mga dumot sa inyo nanay. Tawad na yan. But the sad part, itong pinakasubo mga parte sa kabuhi ng mga utod. Kung si Jesus, in pasaran ng cross, ginlansang sa cross, ginbutangan sa dunong sa ulo, kung si Jesus diin itong nagsipa sa mga sundalo, kung si Jesus ginbayaan siya paborito ng disipulo, sa ating kabuhi ang pinakasakit sa buong. And I mean, right now today, sila pinig sa mga kasimpanan na ginabayaan ang ilang nasyon sa Ginoo, na ginasipuway ang Ginoo bangod sa amoy ng mga nasyon. This is just only a basic reason. Una-una, ang mga Kristiyano, mostly sa mga Kristiyano, kinabayaan o kinapag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 
kanay. Kapag may boss mo kinopiran ka sa the best nga obra, siyempre, ang Linggo, walang siyang boss mo, okay. I will offer you the highest salary sa tanahan ng mga empleyado, pero ang Domingo yan, kaya ko sa amin. Is aming mga empleyado, mga empleyado, mga is kaya Domingo na upalang pag-iapod. Pwede simpan na, ay bago. Isang mga empleyado na tuod may time sila para magsimba. For example, 1 month, 4 weeks. Isa lang ka Domingo ang day off mo para kay Lord. Pero pag-abot mo sa simbahan, anong Panginoon mo? That's why gina-encourage ko tanan ng mga Kristiyano o may ubra na may ara schedule ko Domingo. Katungkaan mga kusang mo boss na schedule para magsimba, give you first chance. Ihata ng pinaka-best mo mas siya sa Ginoo pag magsimbahan. Ako na nagaling isa ka Domingo na kinhatag sa imo, i-grab ang opportunity na Lord, this is the only Sunday that I have. I will grab this opportunity to give the best that I have. Hindi mo pag-abot sa simbahan, gakagdami pa sa worship. Gawalin, Pastor, Mr. Yaman. That's why sa ato ng mga kontrol, I encourage you, kapag itagaan ka sa Ginoo sa opportunity na magsimba, sa lahat ng Domingo, give your best chance. And secondly, sa negosyo. May mga negosyo nga Sunday bukas. And wala ko na problema sila. Negosyo nila yun. Pero sa aton,
mga utod, tandaan ka, ang atong kapuhitapan naton i-surrender sa Ginoo ang atong mura, ang atong negosyo. And lastly, ang natawag nga, kutso-kutso. Bangun sa kutso-kutso, damang sa mga membro nga nang galing naway, kung wala nang nasa riba, to na. Totoo yun. Bangun sa kutso-kutso, damang sa mga membro nga wala nang nagto sa simbahan. That's why, damang sa mga backslide, bangun sa mga kutso-kutso. Kita mo sa mga dapat, hindi kita mo kutso. Ang balang matupad, hindi kita mo kutso-kutso. Wala na akong tsokotso, dapat kita magbinigay, dapat kita magpinalangganay. Okay? And, tandaan tamang utod sa atong kapuwi, ang Ginoo, and masawa naton sa may Lamentation, 278, ang Ginoo, kung yung pinaka-best na part sa Ginoo sa atong kapuwi, ang Ginoo, pinabayaan niya ang iyangang inalian para sa ato. Dapat ang Ginoo, pinabayaan. God abandoned His sanctuary and Jesus also abandoned His kingdom para sa ating tanan. Kaya dapat, miskan sa mga problema lang, nagamay utod, ang malunta, atong kawalingon. Lord, don't turn him back. Don't turn him back. Hindi sa obra, hindi sa business, o hindi man sa mga utso-utso. Lord, hindi ko yan makabaya sa iyo. Because I will remember the moment that we had 2,000 years ago. Kaya, ibalay mo utod, don't turn him back. Kami to pang sweetest moment ng basa Ginoo sa iyo. Ito is the sweetest part ngayon ang basa Ginoo sa iyo. Kapag na-updan ka sa Ginoo, kung pagbalik niya, kung wala ka sa likod yung bayan sa iyo, kung niyabalis mo, well done, my faithful servant. And lastly, kapag ang tao, nangako, laging nakapako. Diyos Kristo, nagpapako para matupad ng pangako.